Tinalakay na isang political analyst at naka-involve din sa peace process na si Attorney Army Beatrice Bayot ng University of Oxford at Pilipina ho siya ho. At tungkol po doon sa proposal ng extension ng transition, no election sa BARM ngayong 2022. Ang title po ng kanyang artikulo at ng kanyang analysis ay Democracy on Hold. Ang ibig sabihin po dahil hindi susundin yung eleksyon na itinakda sa batas ay ma-hold yung democratic processes at sa halip ay magkakaroon uli ng appointment na executive doon po sa Bangsa More Autonomous in Muslim Mindanao during the time of transition. Ang board po ay talagang ito reframe yung discussion po tungkol sa Bangsa More Autonomous Region in Muslim Mindanao. Sapagkat totoo naman siguro na ang transition ay mahaba at hindi lang mapapaloob sa 3 taon. Pero ang katanungan ho pwede mang palakarin ang transition ng regular parliamentary process ng Bangsa Moro Autonomous Region na ihalal sa May rather 2022. Hindi lamang yung appointed BTA ang mayroong franchise sa pagpapalakad ng transition ng Bangsa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Sapagkat ang transition po ay maaaring maganap ng mas maayos kung yung regular parliament, yung first parliament, ang siyang magpapatuloy ng transition. Isa pong reframing yun na ipagpatuloy yung transition, that means yung kanyang mga dapat na gawin at ang regular parliament ang siyang magpapatupad ng fruits ng peace process. At ang legacy po ng negotiation ay wala iba kundi yung structure ng Bangsa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao at yung Bangsa Moro. Isa po yun sa isang matinding usapin ngayon. Ang pangalawang pong matingkad na usapin ay ano ba ibig sabihin ng extension? Ang ibig bang sabihin nito ay the same ho, yung more of the same after May 2022? O mag-iiba? Kahit ba by appointment, yung bang nandyan ay magpapatuloy sa kanilang term o magkakaroon ng mga bagong appointment ang executive sa BTA sa pamamalakad ng transition? Yun po isang migting na usapin. At maaari din naman po na sabihin na ang transition ay naiiba sa pagdisi malawak na usapin at tuloy-tuloy po ito dun ho sa tinatawag nating BTA o Regular Parliament. Sapagkat pwede naman po na yun dati pa rin, ibig sabihin noon, more of the same. Kaya po ang katanungan dito kung usaping extension o election ay kung merong satisfaction yung mga mamamayang sa buong Bangsa Moro sa panunungkulan ng BTA during the time of transition. Nang ibig sabihin yung legacy po ng BTA at yung kanyang pagpapatupad ng peace agreement ng peace dividend sa ating mga mamamayan na magkaroon po ng pagtaas ang kalidad ng pamumuhay at quality ho na kanilang pamumuhay at dahil dito ay pagpapatuloy. Kaya nga sabi nga ho nung yung nag-assess po ng midterm assessment ay meron danger na mag-failure na itong present transition na mag-deliver sa kanyang goal na sinet. Dahil dito, kailangan ang conclusion ay siguro ipagpatuloy para mabigay yung kanyang goal na hindi pa na-achieve. Pero kung hindi ho na-achieve na 3 taon, ano bang guarantee natin na ma-achieve yung for extra 3 years? Ang ibig sabihin po ay kung meron yung possibility ng failure dito ho sa 3 taong ito ng transition, maaari din mayroong posibilidad pa rin magpatuloy ng failure for another 3 years. Kung magpapalitan ba ho ng miyembro ng BTA, may executive mag-appoint, pwede na lang ho tayo maghalal
upang sa ganon yung democracy po will not be on hold sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Magandang umaga po sa inyong lahat at God bless you.